Samantala, posible raw na magkulang ang supply ng kuryente sa tag-init at magresulta sa brownout ayon sa Department of Energy. Kaya para maiwasan ito, 70 araw na ang patatakbuhin ng Malaya Power Plant simula Abril para madagdagan ang supply ng kuryente. May news to go si Julia Segovia. Hindi lang sa Metro Manila, maraming bahagi rin ng Luzon ang biglang nangapa sa dilim sa loob ng 8 oras. Noong May 8, 2013, dahil sa biglang pagkukulang sa supply ng kuryente. Pero hindi naman bago ang mga brownout tuwing tag-init na kung minsan nauuwi pa nga sa mga rotational brownout tulad noong taong 2010. Tuwing tag-init kasi, maraming gumagamit ng aircon at ventilador at marami ring nakabakasyong estudyante kaya gamit na gamit ang appliances sa bahay. At ngayong palapit na ang tag-init, halos dikit na naman ang supply ng kuryente sa tinatayang magiging demand dito. There is a tightness but not a lack. At ang tightness natin really happens on the peak hours, not on the off-peak hours. Ibig sabihin lang daw nito, manipis ang power reserve. Kaya pag nagka-problema sa pinagkukunan ng kuryente, hindi malayong magkulang ang supply ng kuryente at magka-brownout. Pag may biglang plantang bumagsak, eh talagang hindi rin natin inaasahan yan. Parang kotse yan, tumatakbo, hindi natin alam kung kailan titirik. Para maiwasan yan, 70 araw nang patatakbuhin ang Malaya Power Plant simula sa Abril para kumapalang supply ng kuryente. Yan naman talaga yung role ng Malaya in terms of generating during emergencies sa may kakulangan tayo sa power generation. Bunker fuel ang nagpapatakbo sa Malaya Power Plant, di hamak na mas mataas ang presyo ng panggatong na ito kumpara sa coal at natural gas. Kaya ihanda na raw ang bulsa ng mga consumer sa mas mataas na singil sa kuryente pagdating ng summer. Maganda na talaga kasi mas mahal na yung magiging operating cost ng Malaya. So malaki yung sisingilin ng siguro ng Meralco. Tuloy naman ang paghahanap ng gobyerno ng solusyon sa matagal ng kakulangan ng supply ng kuryente sa Mindanao na hindi lang summer kundi all year round ang nararanasan. Julio Segovia, GMA News.